Hi guys, good morning. So, ipakita ko sa inyo ngayon kung paano natin integrate yung ating ArcLAMP reseller sa ArcLAMP LAN natin na vendor. So, ito, kita mo natin, ito yung ArcLAMP LAN natin na mayroong 3-wire na LED. So, ito may bago tayong custom board para sa, a cut-off board para sa ating ganito na setup na mga LED. So, available na rin yun sa ating shop. So, ngayon, ang muna natin gawin is i-set up muna natin yung vendor natin sa ating MicroTik. So, papansin ninyo, itong ano natin, ito, kalabas, naka-empty siya na, empty pa siya na, na setup. So, ang natin gawin is, plug in muna tayo sa ating, account. So, gamitin pa natin dito yung ating OCI. So, yun, nakilagyan ako sa account ko. Yan. So, gawin natin yung device name na to. Ito yung main vendor natin. Gawin na natin siguro itong piso Wi-Fi. Tapos, public kasi naka-hoplite tayo. So, ganyan. Then, same setup lang din. Tapos ito, enable natin yung cordless button na dito. Tapos time rate. So, depende kung gusto nyo enable yung ibang nakasetup. Then, time price settings. Same pa rin yung gagamitin natin. Then, sa reseller. Check natin reseller list. Get reseller data. So, wala pa tayong reseller data or invalid yung ano natin. Kasi, hindi pa natin siya na setup. So, ngayon, check natin yung ano natin. So, nakaset yung device ID dito. Ito yung device ID. Let's set up. Antayin na natin yung click connect. Waiting for my network. Yes. So yan. Network CC63C411. So yan. Set device ID natin. So, same pa rin. Ito yung store name. Ito kasi yung lalabas sa recipients. Main vendor. Then, OCI. So, same flow pa rin. Same button na pinipress. So, yan. So, pinaconfigure na nga lahat yung natin. Device. Tapos, auto-config yung T, upload, hotspot folder. Tapos, generate tayo. So, yan. Ngayon is, i-test muna natin yung ating device. Test natin kung working. So, reset na siya. Piso. Ayan. Connected na siya. So, time. Starting device. So, 4.9. So, yan. So, press mo natin yung button dito. So, press button. Kung pansin nyo, iba niyo yung LED niya. Tapos, naman natin. Pili tayo. Medyo yung bypass na lang muna natin. Points. So, yan. 36 minutes. Tapos, enable natin. So, ibig sabihin, nag-work yung code natin. So, code niya R62. So, check natin. So, yan. Lumabas na yung nag-generate na code. Ngayon naman is, i-setup natin to siya. So, paano siya mag-setup? So, una, connect natin to. Press natin or hold natin yung
are in the bottom. Tulitan natin. So, dapat mag-connection. Makikita tayo yung device ID. Tapos yung mga available na SSID. So, yan. So, ngayon, meron yung device ID natin. Gawin natin is, sa desktop. Gawin natin is punta tayo sa reseller list. Tapos add natin. So, for example, natin. Reseller. Tapos, lagay natin yung device ID niya. 84F3E8516. Yan. So, add natin yung reseller. So, na-add na siya. Tapos, connect natin siya sa kung ano yung Wi-Fi natin. So, this Wi-Fi plus 1. And loading na siya. So, connecting. Now connected. Check natin. So, yan. Ready na siya. So, punta tayo sa desktop. Get reseller data natin. So, andun na yung data. Andun na yung reseller natin. So, ngayon naman, try tayo mag-buy. So, kung papansin naman, may lumabas na ito na active code saka 2 codes. CPU code niya is 2. Kasi, kina-count niya itong pati yung sa trial na code. So, take note na lang yan siya. So, lagyan natin 20. Generate. Kung papansin nyo, wala na yung print dito kasi wala tayong printer na kaset. So, meron siyang R na ano. Pilipin natin yung ano. So, yan yung na-generate yung code. So, kung papansin nyo, lumabas na rin siya dito. So, last code natin, andito rin, lumabas. Pati yung sa sales na 20. So, ganun lang guys. So, sabihin yan, pwede silang magsabay. Pwede magsabay yung ating, ano, ating vendor. So, vendor natin. Try to generate ulit ng code. So, yan. So, yan. Nakaka-generate pa rin yung vendor natin sa kahit. So, kung meron kayong vendor nyo tapos may malapit na tindahan doon sa kabila pero abot pa rin ng Wi-Fi network nyo or kung gusto nyo maglagay doon sa isang lugar na ayon yung mag-invest muna sa vendor, so, pwede ito na yung ibibigay nyo. Either papalakaw nyo lang or lagyan nyo lang na power bank para sa maglalakaw. So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple yung MikroTik system natin. So, halos click lang kayo, then mag-work na agad. So, para dun sa nahihirapan sa MikroTik, pwede nyo gamitin yung system namin. Naka-basic config lang siya, mag-work na siya out. So, mag-work na siya agad pag-click nyo outside the box. Pag-setup nyo, mag-work na siya na ganun. Pero kung mas gusto pa ng ano, mga complicated na ano, marami naman tayong mga ano, sa group na pwedeng tumulong sa inyo or mag-config para sa inyo. Sa mga ganong ano. Pero pag by default, mag-work siya agad. So, yung ito lahat, may free din to na OCI na 5. Every time na ano, may 5 OCI na free. Pwede rin kayo mag-refill ng OCI nyo kung OCI kung gusto. Pero at the same time, at least, mas madali na yung pag-set. Okay? Yun lang guys. Don't forget, nasa Shopee na to. And then, pasok lang din kayo sa aming group, yung RClaim Wi-Fi Updates. And then, kung may question kayo doon, pwede kayong mag-post na ano. Or, chat nyo sa RClaim.store na ano, na messenger. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.